Magandang araw sa iyo, Sir Bob. Tawagin mo na lang akong Cindy, taga Cavite. 5 taon na kaming nagsasama ng asawa ko. Wala pa aming anak, ngunit masaya naman kami. Naging maayos ang pagsasama naming dalawa. Tikas na yata sa buhay ng mag-asawa na magkaroon minsan ng away at tampuhan. Ngunit hindi naman yun nagtatagal dahil kaagad din namin yung naaayos. Yung kung anumang problema na naging dahilan ng aming hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa mapagpasyahan niyang mangibang bansa. Nakatanggap kasi siya ng balita mula sa kumari niya na may naghahanap ng mga trabahador ang pabrika na pinapasukan ito. Kaya inirekomenda niya ang aking asawa. Napag-usapan pa namin yun. Para sa kinabukasan din naman natin to. Mas malaki ang sahod sa ibang bansa kumpara dito sa atin. Naalala kong pangungumbinsi pa sa akin ng asawa ko. Ayaw ko man mahiwalay sa kanya, ngunit sinusuportahan ko lamang ang desisyon niya. Sa atunayan ay tinulungan ko pa ang asawa ko sa pag-aasikaso ng mga papeles o iba pang dokumento na kailangan. 4 na araw na lang noon bago siya umalis upang lumuwas sa lungsod ng Maynila. Nang mapagpasyahan namin na dumalaw sa mga kamag-anak niya, isa si Tia Isabel sa dinalaw namin ng asawa ko. Nabigla pa nga siya nang makita kami ni Mister. Malugod niya kaming pinapasok sa bahay nito at pinaghanda ng mga kain. Napatanong pa si Tia Isabel kung bakit namin naisipan na dumalaw sa kanya. Ang sabi namin ay aalis na kasi ang asawa ko papunta sa ibang bansa. Ngunit bago iyon ay luluwas muna siya ng Maynila dahil ang usapan nila ng kanyang agency ay sa Maynila muna didiretso si Mister bago lumipad ng ibang bansa. Sir Bob, nabigla nga si Tia Isabel matapos marinig ang balita namin. Napatayo pa siya. At nang bumalik ay dala niya ang kagamitan niya sa panguhula. Nakalimutan ko palang banggitin. Para sa kaalaman ng lahat ay isang manguhula si Tia Isabel. Sa katunayan ay kilala ang pangalan niya sa kanilang barangay. Hindi naman nabago sa amin ng asawa ko ang panguhulang ginagawa ni Tia Isabel. Dahil noon pa man ay kadalasan na kaming pupunta sa kanya upang magpahula. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkasabik sa magiging resulta ng panguhula ni Tia Isabel. Ngunit sa hindi inaasahan, nagulat ako sa revelasyon niya. Isang babala o panganib ang nahulaan niya sa aking asawa. Ang sabi ni Tia ay magkakaroon daw ng aksidente at maaaring sumabog yung pabrikang pagtatrabahuhan sana ng Mister ko. Nasa inyo naman ang desisyon kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, ani Tia Isabel. Nagalit pa nga ang asawa ko sa pag-aakalang nagbibiro lang siya. Ngunit ganun na lamang ang pagkadismaya ko nang mabaasan ko ng pagkaseryoso ang mukha ng matanda. Ang sabi pa ni Tia ay nasa amin na nga kung maniniwala kami sa hula niya. Pero mas mabuti nang maging handa anumang oras. Matapos yun ay umuwi na kami ng Mister ko. Pinadalhan pa nga kami ni Tia Isabel ng mangga at bayabas na agad naman naming tinanggap. Halos hindi ako makatulog ng gabing yun, kakaisip ng hula ni Tia Isabel. Hanggang sa napag-usapan nga namin ang mag-asawa na huwag na lamang siyang tumuloy sa abroad. Bali sir, makalipas ng ilang linggo ay minabalitaan kaming pagsabog doon sa pabrika ng kumari ni Mister kung saan siya dapat magtatrabaho kung natuloy siya. Marami raw na mga trabahador ang nasugatan at nasawi dahil sa insidente. Hindi kami makapaniwala dahil sa pangyayaring iyon. Gayunpaman ay hindi ko maiwasan na magpasalamat sa Diyos at kay Tia Isabel na silang nagligtas sa asawa ko. Kung hindi dahil sa hula ni Tia Isabel, malamang ay kabilang si Mister sa mga trabahador na nasawi doon sa pabrika. Kaunting galos lang ang natamo ng kumari ni Mister. Sa kasalukuyan naman ay maganda at maayos ang buhay namin. Nakapagpatayo kami ni Mister ng may kaliitang sari-sari store mula sa aming pinaghirapan sa aming trabaho. Ang pera ay maaaring mahanap sa kung saan. Ngunit kapag buhay ang nawala, hindi mo na ito makikita pa. Mas mahalaga ang buhay sa kahit ano pang yaman.
Kumusta mga kadiliman? Ako si James, silent listener ninyo, isang second year college student. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay naikwento lang din sa akin ng tito ko nung minsang magkwentuhan kami tungkol sa mga nilalang na may kakaibang taglay na lakas. Nung mga panahon raw na iyon ay nagtatrabaho daw si tito bilang kanang kamay ng isang manguhula. Itago na lang natin ang pangalan ng manguhulang iyon sa Lola Biday. Ayon pa kay Tito, ay talaga naman daw magaling si Lola Biday pagdating sa panguhula. Sa atunayan, ay minsan na rin daw na naging matunog sa bayan ang pangalan ng matanda. Biyernes daw ng hapon yon. Nagkataong naglilinis daw si Tito noong mga sandaling iyon nang pumasok si Aling Leonora sa bahay ni Lola Biday kung saan ito nanguhula. Kilala si Aling Leona sa lugar bilang Aswang. Hindi man niya personal na aminin ay halata naman daw sa kilos at galawan ng babae. Nandyan ba si Biday? Tanong pa nga raw ng babae kay Tito. Kahit nagtataka man ay napatango na lamang ang aking tiyuhin bago inakay si Aling Leonora patungo sa isang silid kung saan nandoon si Lola Biday. Naabutan pa nga raw ng aking Tito si Lola Biday na abala sa paghahabi ng tela para sa gagawin itong bagong bestida. Mukhang napansin ni Lola Biday ang presensya ng aking tiyuhin dahil napaangat pa ito ng tingin sa kanya at kaagad na tinanong kung bakit siya pumasok. Sinabi ni Tito ang kanyang pakay. Hinahanap po kayo ni Aling Leonora sa labas, Lola, ani Tito. Napatayo naman agad ang matandang manguhula at sumunod sa tiyuhin ko. Hindi rin naman daw nagtagal si Tito sa harapan ng mga matatanda dahil kaagad niyang iniwan ang mga ito. Nagtataka man siya sa biglang pagdalaw ni Aling Leonora ay wala siyang magawa kundi mag-abang sa kung anong maaaring mangyari. Bumalik daw si Tito sa paglilinis. Ngunit ilang saglit pa ay bigla na lamang may narinig siyang sigawan mula sa itaas kung saan naroon ang dalawang matanda. Sa sobrang pagkabigla ay napatakbo pa ang tiyuhin ko sa taas. Naabutan niya si Lola Biday na bakas ang galit sa muka at may hawak pang medalyon habang nasa harapan naman niya ay nakatayo ang isang mabangis na aso. Nasindak pa nga raw si Tito matapos niyang mapagtanto na ang aso na yon ay si Aling Leonora. Agad na inawaksi ng aking tiyuhin sa kanyang isipan ang takot. Kung di dahil sa pangingilam mong matanda ka, marahil ay buhay pa sana ang anak ko. Galit na sigaw ng aswang na si Aling Leonora bago inatake si Lola Biday. Nang mga sandaling iyon ay hindi na maiwasan ni Tito na makaramdam ng kaba. Napahawak pa siya sa dala niyang walis. Ni hindi man lang niya namalayan na nadala pala niya iyon noong naglilinis siya sa sala. Napamangha pa nga raw si Tito dahil kaya maipagsabayan ni Lola Biday sa mabagsik na aswang. Sinusubukan na raw kalumutin ng aswang si Lola. Ngunit todo ang iwas sa matanda sa mga atake nito. Nang makahanap ng tamang pagkakataon ay saka naman umatake si Lola Biday. Hindi na nagdalawang isip pa si Tito dahil kaagad din siyang umatake upang tulungan si Lola Biday na mas lalong ikinagalit ng babaeng aswang. Pabalikan ko kayo! Pagpapayaran niyo lahat ng to! Galit na sigaw ng aswang bago ito tumakas. Nang tuluyan raw makaalis si Aling Leonora, ay inalalayan ni Tito si Lola. Inabutan pa niya ito ng tubig. Nabigla pa siya nang malaman niya mula kay Lola na dalawang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidenteng iyon. Nang araw daw na yon ay may isang lalaki na nagpahula kay Lola tungkol sa kung anong tinatagong lihim ng kanyang kasintahan. Nahulaan ni Lola na ang kasintahan ng lalaki ay isang aswang. Bilang isang manguhula ay tungkulin niya ang magsabi ng katotohanan. Ngunit nang malaman iyon ng lalaki ay kaagad daw niyang hiniwalayan ang kanyang kasintahan. Makalipas ang dalawang araw ay nabalitaan na lamang ni Lola Biday na namatay ang babae. Halos hindi maapaniwala pang araw si Tito dahil sa mga narinig. Kinalabasan ay anak pala ni Aling Leonora ang babaeng nagpaamatay matapos itong mabigo sa pag-ibig.
Sinisi ni Aling Leonora si Lola Biday dahil sa pagkamatay ng anak nito at nais niya maghiganti kay Lola. Ngunit ang paghihiganting iyon ay hindi nangyari. Matapos mabalitaan ng mga tao ang ginawang pag-atake ni Aling Leonora kay Lola Biday, ay tinugis nila ang babaeng aswang. Pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Hindi na ito ipinaalam pa ng mga taga-baryo sa mga opisyal dahil baka kumalat pa ang balita sa labas ng baryo. Naging lihim ito ng kanilang baryo kahit dumaan pa ang maraming taon. Tungkol naman kay Lola Biday ay nagpatuloy pa rin ito sa panghuhula para sa mga taong gustong lumapit sa kanya at kunin ang kanyang serbisyo. Namatay si Lola Biday mga ilang taon nang nakaraan dahil sa isang karamdaman. Nagpaalam naman ako kay Tito kung pwede kong ikwento ang kanilang karanasan sa inyong channel. Pumayag naman siya, basta huwag na lang daw banggitin kung saan yung lugar na yon, pati na ang kanilang pagkakakilanlan. Sa may bandang Kabisayaan po pala kami. Patuloy lang po sa pagkukwento, Sir Bob. Hihintayin ko po na ma-inarrate ninyo itong ipinadala kong kwento. Tawagin niyo na lang akong Solidad. Taong 2013. Nagluluto ako ng agahan ng mga sandaling iyon nang bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang may pumasok na kung anong imahe sa aking isipan. Noong una ay hindi ko naintindihan kung anong meron sa imaheng iyon. Ngunit katagalan, doon ko napagtanto na trahedya na sanhi ng kalamidad pala ang imaheng pumasok sa isipan ko. Binaliwala ko na lang ang bagay na yon. Naisip ko na baka nalipasan lang ako ng gutom, kaya nagtimpla ako ng kape at kumain ng kaunti. Ang bagay na yon ay hindi ko pa naikwento sa ibang tao. Makalipas ang ilang linggo ay isang kalunos-lunos na trahedya na sanhi ng kalikasan ang nangyari. Ang bagyong Yolanda na bigla na lamang pumasok sa Pilipinas at naminsala. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kilabot noong mga panahon na yon. Lalo na at ang trahedyang nangyari na dulot ng bagyong Yolanda ay kapareho sa biglang pumasok na imahe sa isipan ko. Naisip ko na baka nagkataon lang ang lahat. Ngunit sa tuwing may nangyayaring kalamidad ay napapanaginipan ko o biglang sumasagi sa isip ko ang mga bagay na yon bago maganap. Nang dahil sa mga pangyayaring iyon, ay kaagad akong lumapit sa nalubhasang albularyo na matatagpuan lang dito sa aming lugar, sa Misamis. Humingi ako ng tulong sa kanya dahil sa sitwasyon ko. Matapos kong maikwento sa kanya ang lahat na naganap sa buhay ko, ay doon ko nalaman na ang bagay na nakikita ko sa aking panaginip o isipan ay hindi lang basta hula, kundi premonisyon. Hindi ako maapaniwala na ang isang ordinaryong katulad ko ay kayang hulaan o makita ang trahedya na maaaring maganap sa hinaharap. Paminsan-minsan ay may nakikita pa rin akong imahe ng mga kung anong maaaring maganap. Bagyo, pagputok ng bulkan, lindol o mga aksidente. Ngunit hindi ko na lang masyadong iniisip o kaya ay sinasabi sa iba dahil ang sabi nila, kapag mas lalo mong pinagtutuunan ng pansin o ibinalita mo sa maraming tao tulad na lang sa social media, ay mas lalo itong magkakatotoo dahil ine-expect mo na mangyari ito. Magandang araw. Tawagin mo na lang akong Leo. Maagang nagkapamilya, kaya todo kayod sa buhay. Itong ikukwento ko ay ang naging karanasan ko taong 2006. Nakaugalian ko na noon ang gabihin sa pag-uwi dahil nga sa trabaho ko bilang isang mangingisda. Hindi rin naman ako pwedeng tumigil sa pagkatrabaho, lalo na at ako ang inaasahan ng pamilya ko. Leo, huwag mong dalasan ang gabihin sa pag-uwi upang maiwasan mo ang kilabot na naghihintay sa iyo sa hinaharap.
Naalala ko pang sabi ni Timoy. Si Timoy ay isang manguhula sa aming lugar dito sa Cebu. Halos hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba niyang sinabi ang bagay na iyon na nahulaan niya kuno sa akin. Sa pagkakaalala ko ay bilugang buwan ng gabing iyon, katulad ng sa hula ni Timoy. Kagaya ng nakasanayan ay ginabi ako sa pag-uwi mula sa paglaot sa dagat. Pagod man, ngunit hindi ko maitatanggi ang tuwang naramdaman ko dahil sa inaasahang marami akong nahuling mga isda ng gabing iyon. Kaya naisip ko na tiyak malaki-laki ang kikitain ko. Habang tinataha ko ang masukal at mapunong daanan pauwi sa aming bahay, ay napatigil ako nang makarinig ng kaluskos na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaninagan ko ang tahimik na kapaligiran. Saglit akong nakiramdam sa paligid. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang wala ni anino man akong nasilayan. Ngunit sa kalagitnaan ng aking paglalakad, napatigil ako nang may humarang na babae sa aking dinadaanan. Dahil sa liwanag ay nasilayan ko ang pigura ng babae. Napakahaba ng buhok nito. Kulay puti ang bestida nitong suot. Mamula-mula ang mga mata at matutulis ang mga ngipin. Mas lalo akong namutla nang mapagtanto kong putol-putol ang katawan nito. Dahil sa sobrang takot ay muntik na nga akong maihi. Nanginginig rin ang mga tuhod ko at parang pinutulan ng dila dahil hindi man lang ako makasigaw. Narinig ko pa ang nakakakilabot nitong tawa sanhi ng pagsitaasa ng mga balahibo ko. Nanlamig ang buo kong katawan dahil sa pinaghalong kaba, lamig at takot. Napasigaw na lang ako nang makita mismo ng mga mata ko ang paglutang ng katawan niya sa ere. Sa sobrang kilabot ko ay napatakbo ako ng mabilis sa di malamang direksyon. Muli akong napasigaw nang muli siyang humarang sa dinaraanan ko. Sobrang sindak na talaga ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Malakas siyang napatawa kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan at hangin. Hindi ako makakilos at tila napako ako sa aking ginatatayuan. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari dahil tuluyan akong nawala ng malay. Nagising na lang ako dahil sa ginawang pagsigaw ng asawa ko. Ramdam ko rin ang pananakit ng buo kong katawan. Nabalik ako sa ulirat dahil sa ginawang pagsigaw ng aking asawa. Diyos ko, nandito ka lang pala. Pinag-alala mo pa ako? Naalala ko pang sambit niya bago ako inalalayan na tumayo. Ano bang nangyari sa'yo? Takang tanong pa ng kaibigan ko na nasa likuran ko pala. Pare, hindi niyo ko paniniwalaan. Pero kagabi may nakita akong chop-chop lady. Tugon ko na ikinatigil nila. Chop-chop lady? Pansin kong namumutla nilang tanong na ikinakunot ng noo ko. Kinakabahan kong tanong sa kanila kung bakit. Muli silang nagkatinginan. Hindi mo ba alam? Ang lahat ng mga nakakita kay chop-chop lady ay mamamatayan. Seryosong sagot niya na ikinagulat ko. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko. Ilang araw ang lumipas matapos ang pangyayaring iyon ay nabalitaan ko na lamang na biglang namatay si tatay sa hindi malamang dahilan. Bago nga dumating ang araw ng kanyang libing ay napanaginipan ko pa si tatay. Panaginip na kung saan putol-putol din ang kanyang katawan katulad ng kay Chop-Chop Lady. Simula nung araw na yon, iniwasan ko na gabihin sa pag-uwi dahil kung sino man ang makakita kay Chop-Chop Lady ay mamamatayan sa hindi inaasahang pagkakataon. Sinong mag-aakala na ang hula na inaakala kong biro lang ay magkakatotoo pala? Umiikot ang kwentong Chop-Chop Lady na yan sa aming bayan. Hanggang dito na lang boss ang kwento ko. Doon sa pabrika. Kaunting galos lang ang
kaunting galos lang ang natamo. Mula sa aming pinaghirapan sa aming trabaho, ang pera, maharing kapampangan yarn. Nasindak pang araw si Tito matapos niyang mapagtanto ng aso na yon. Kung di dahil sa pangingilam mong matanda ka, marahal, marahil ay buhay pa sana ang anak ko. Potek sa lalamunan. Sobrang sindak na talaga ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Pansin kong namumutla nilang tanong na ikinanuot ng noo ko.